So what's up mga ka-review, this is Kesak TV. Ito pa tayo ngayon ng isang video, no? Ang video na ito is yung sasagutin natin yung mga comment, kakaibang comment ng mga viewers natin, ano? At dito po sa video na to is hindi po ako nagpapakayag ng galit. Pagkos nagpapasalamat ako kahit papano pinag-aksayahan nyo po ang aking video na panoorin. Pinag-aksayahan nyo ng oras na panoorin at mag-comment sa aking video. Ano. Salamat doon sa mga reaksyon nyo po at opinion nyo ng mga review. Unahin na natin to yung kaya, no? Ay, bago ko simula, no, mga ka-review, nais ko kayong nais kong i-promote itong item ni Ross Chopper, no, na t-shirt sando and jacket. Napakagandang tela po, 100% cotton at makakaluwat sa katawan, no, hindi ganong makate, hindi ganong makate, hindi makate sa katawan. At napaka-ano ng tela, napaka 100% cotton, no? Yan, mga review. And yung sa mga Tineflex Chrome channel, doon sa Flex channel boxes, please po, support nyo rin po sila. Pais for YouTuber din po sila, no? At comment lang po kayo sa video, iwan po kayo ng bakas. Pagka iwan nyo ng bakas, lagyan nyo po sa dulo ng hashtag KensakiTV. At doon naman sa mga Tineflex ko, please pakibalikan po yung mga nag-comment sa inyo ng hashtag KensakiTV. Para naman po makita natin yung pagkakaisa natin at pagtutulungan dito sa YouTube community ng mga ka-review. At mega love shoutout nga pala kay Ross Joy, Kokila, Yana Alencia Vlogs, Wasak Wasak Vlog at Pabilan, no? Sila po yung mga pinlex natin sa video na ito. Sana ay kahit paano masuportahan niyo po sila, no, mga ka-review. At susuportahan din kayo po kaya. So, wala na tayong hinihintay at wala pa tayong customer kaya magre-review po kayo. At bago na tayo na isang video, no? Na kung saan ay sasagutin ko yung mga comment, no? Mga kakaibang comment dun sa video na in-upload ko about kay Boss Buddy Katikpak, ano? So, unang comment. Galing kay Wilski75. Ito yung comment niya. Hindi naman siya kukuyugin ng basher kung nakikita na tama din ang ginagawa niya. Kaya nga binasagan siyang buraok eh. Kita mo ngayon 83K+ yung subscriber pero ang views niya is hirap makaabot ng 2K or 3K dahil kilala na siya ng mga viewers kung anong klaseng vlogger. So dito, ang masasabi ko lang po dito is yung 83 niya po na subscribers is nadagdagan po yun. Naging 84, 85 something na po yata. And then, sa kanyang viewers naman po is nakaka-2K pa naman. Hindi naman po perfect isang araw nag-upload siya is 2K lang. Lumalagpas pa rin naman po. Kahit paano naman, meron naman siyang supporters talaga na legit at natitira pa sa kanyang channel, ano. At besides, no, huwag na natin siyang bansagan ng pagiging buraot, mga sir. Kasi, hindi naman tayo nakakasiguro na yung na kung ano yung balita na dumating sa atin is totoo o hindi, di ba? Umaasa lang din naman tayo doon sa mga napapanood natin. No? So, mga iilan lang naman kasi yung nagre-reklamo na sinagot na rin naman siya ni Boss Mati, ano? So, yun lang ang masasabi ko dito kay Sir Wilski. At God bless po, keep safe po lagi, no, mga Sir Wilski. At dadako na naman tayo sa susunod nating comment. So, kay Rosana, Coral, ito marami na pong naging comment eh, sa mga video ko, no. I think, natumpisa lang ang mga basher ni Maddie noong sumahod siya. Kasi hindi man lang siya nag-blow out sa Bukana Vloggers. Bakit? Kahit malaki na nasahod niya, yung mga sumasahod nga na manintit eh, nag-blow out. Kaya doon marami ang kapansin na buraot din si Maddie. Kapit lang ang kapit, pero ayaw bumastos. Dito po, ang masasabi ko is, sumahod man o hindi si Boss Maddie is wala na tayong pakialam doon.
wala na rin tayong pakialam sa kung anong gusto niyang gawin doon sa sinahod niya kasi pinaghirapan niya rin naman po yun, no? At saka, pinanood natin siya, ibig sabihin, tinulungan po natin siya, no? Pa-review, Sir Rosano, ano? Besides, sabihin na natin na yung mga maliliit nga na sumahod, nagpa-blow out, tama po ba? Naging kasalanan na po yan bilang pasasalamat po, no, kay Sabi. At kahit paano naman, nagbigay din naman, no, nagbigay din naman si Sarmadi about ng pasasalamat kay Boss Yapper Sniper, no. So, dapat hindi na natin to punahin yung mga gentong klase ng issue, no, kasi nasasabi nyo ba na burao talaga si Boss Mati? Masasabi nyo lang yung kasama nyo na iisang lugar at iisang mugong, no, mga ka-review. Sir Rosana, yun lang po yung masasabi ko dito sa sinabi nyo about yun nga, sa pagiging buraot niya. Actually, para sa akin, hindi naman po yung pagiging buraot yun eh. Kaya nga ng sinabi ni Boss Jabber, di ba? Pag sumahod kayo, unahin nyo muna yung sarili nyo bago kayo tumulong sa iba, tama po ba? So, syempre may mga pangangailangan din naman yung tao. Syempre, andyan ang bahay. Sabihin na natin, sasabihin nyo, sino na lang yung konti niyang maibigay, ano? Maibigay dun sa yung pakain niya, no, mga ka-review. So, sa halip na nagpakain siya, nagregalo na lang siya kay Boss Japper at sa asawa nito, no, mga ka-review. So, di ba, hindi pa ba sapat yon na para hindi natin sabihin na makasarili siya? O nagpasalamat siya dun sa taong tumulong sa kanya? Tama po ba? Depende naman yan sa pagkakaintindi at pagkakaunawa nyo sa mga video ni Boss Madia. Pero para sa akin po, is wala naman siya magagawang hindi maganda. Para sa akin, tuloy lang ang buhay. So yun po, God bless po sa inyo, Rosana Coral, Rosano Coral. At God bless po, keep safe po lagi, lalo na ngayon, pandemic, no? At dadako naman tayo sa susunod natin. Ito si Rose Asila TV, isa rin to sa mga laging nagko-comment sa akin, no? Salamat, salamat. Ang opinion ko sa'yo eh halos wala kang kalibahan kay AppTV kasi gumagamit ka ng ibang tao para mag-content saw-saw sa Pautaboy. Ito lang ang masasabi ko sa'yo, sir. Di ako galit, tapos nagpapasalamat ako sa inyong comment, no? Ang masasabi ko sa inyo is keto. Ano po ba ang pagkakaintindi nyo sa video reaction at doon sa at doon sa gumagamit ng ibang content? Tanong ko lang po sa inyo yan, ano? Kung masasagot mo is, nagpapasalamat ako. Ang pag-re-react po o pagbibigay ng reaction sa isang video is naandito na yan sa YouTube community. Tama po ba? Magkaiba po yung ginagamit o gumagamit ako ng ibang content para lang sumausaw ako. Ha? Ganto po yan. Kaya ako po binigyan kaya ako po nireact yung video ni RTV ay dahil po nakikita ko at ilang beses kong pinag-aralan na totoo nga ang mga ito, no? Bakit kamo? Bumabato siya ng bumabato sa ibang vlogger pero yung sarili niyang tao, hindi niya kaya kapagin. So, nagsimula ako unang-una kay Kuna Chef. Sumunod kay Sir Things to Know. Tama po ba? Hindi po yan pagagamit ng content. Ibig sabihin po yung mga nagre-react video at tulad ng rap o kahit anong video is saw-saw sabaw din sila. Eh, ang pangit lang po kung ang ginawa ko dun sa content is kinat-cut ko, nilagyan ko ng mga ibang effects, tapos nilagyan ko po ng mga ibang angulo, tapos yung pa rin yung video, ang tawag po dun pag nanakaw na ng video. Kasi content niya na yun, ni-remake ko lang, in-upload ko pa, pinagkakita. So, ganun po yun. Ang pagkakaiba lang po natin is, ando na yung video, nire-react ako na, pero naka-credits po yun dun sa taong nag-upload. Tama po ba? Kaya nga may video link sa baba kasi kinikredits ko kung sino yung nag-upload na yun. Ibig sabihin, nagpaalam ako dun sa taong yun. Tama po ba? So,
Yun po, yun lang po yung masasabi ko sa iyo dito sa comment mo, Rong Pasila TV. Sana'y maging okay na lahat, no, mga review, no. At peace po. God bless din po sa inyo at keep safe din po, no. Ako tayo sa susunod. Kay Jeffrey Navales. At sana man lang huwag paasahin ang mga nagpapadala ng sponsor. Paasa yung tao na natanggap ang pera na padala. So, dito, tama po si Sir TV, ano? Sir Mati, no? Dapat sa mga sponsor po natin is aktibo tayo at binibigyan natin sila ng agarang reply, no? Para naman malaman nila kung na-receive o natanggap nila yung pera, no? Sir Boss Mati, no? Para naman hindi nagkakaroon ng problema yung bawat transaction itong mga sponsor, no? Yan lang ang masasabi ko dito. 100% naman okay naman yung comment ni Sir J.D. Navales. At talaga naman may kapupulutan ito. No? And then, yun po. God bless po. And keep safe po sa iyo, Sir J.D. Navales. And dito naman tayo kay Olin Canet. May mandurugas, may nadudugasan. Imbis na maayos, may sulsul. Kaya kaya na sa mga vlogger bawas ng mga sipsip. So dito, maganda man o hindi ang sinabi niyo po is tatanggapin ko po yan. Pero lilinawin ko po, hindi po ako sipsip. Hindi rin ako taga Bukana, no? Malayo po ako. Sadyang kakilala ko lang po talaga si Boss Mati, no? Sir Olive Channel, no? Tumira po ako ng Bukana almost 2005. Almost 3 years yata. Ito 3 years. Ano mga ka-reviewer, may doon sa sinasabi niyo may mandurugas, may nandudugas. So, gaya ng sinabi ko kanina, no, ulitin ko lang na paano niyo po nasabing nandudugas at ang isang tao, no? Sa atin kasi, ang binis natin husbihan yung isang tao. Pero ang totoo, hindi naman natin talaga alam. Totoo nga ba? O bali yung nagbabalitaan? Mas madali tayong makinig kaysa mag-observe, no? Mga kapitid. Sol-sol, no? Hindi naman ako nagsusol-sol, no? Alam mo, sa totoo lang. Kung nagsusol ako about sa video, no? Kay RPG. Kasi sa ano to ni RPT? No? Kung nagsulsul ako sa video ni RPT, eh di sana lumutang siya, nagpaliwanag siya, no? Sa lahat ng mga natugasan niya. Nakaka-review. At hindi ako sumisip-sip, no, kay Boss Mati. Kahit itanong niyo kay Boss Mati, no? Kahit, ano, yung pagiging review reaction ko about sa mga video ni RTV and yung kay Postman. Yung kay RTV, talagang mapapawawa talaga sa mga sinasabi niya. Kasi ang gaganda ng mga niya, no? Ang gaganda ng mga kulalas ng paninira niya, no? So, kung may katotohanan man yun, dapat napanindigan niya, hindi siya naglako na parang bula. So, doon pa lang, medyo hindi na maganda yung ay, no, mga ka-review at saka Boss Olin. So, yun lang po yung masasabi ko dito sa inyong Olin. No, Boss Olin, God bless po sa inyo and keep safe po. Oh, pangalawang comment ni Boss Rosano Corona, no? Read between the lines na lang. Bakit pag may gustong tumulong sa mga project ni Idol Jabber, sinasabi niya kay Mika at Yami at Kanuto. Isa lang po ang ibig sabihin, wala siyang ito po ang paliwanag ko dito based on my opinion lang po, no, Miss Rosana Coral, no? Rosana Coral, yung sinasabi niyo in between the lines is about sa project ni Boss Jagger. Ito na lang po, i-compare niyo po yung 600 subscribers at ilan po kadami yung nagbibigay ng sponsorship kay Boss Jagger compare sa sponsorship at subscribers nito ni Maddie Katigba. Almost, hindi pa nga aabot ng 1/4. Tama po ba? Tama po ba yun? So, iisipin na lang po natin.
kailangan ko pa bang kumuha ng tao na pagpapadalhan ko ng pera, ha? Para lang masabi na legit ako at wala akong ginagawang masama. Tama ko ba? Kasi nagkakaroon tayo ng comparison dito. Ha? Si Boss Gapper, si Mika at si Ma'am Jani is humahawak na po talaga ng mga product item ni Boss Gapper. And si Kanuto, siya naman yung cameraman. And dito naman kay Boss Maddie is nagsisimula din to mga ka-review, mga no? Miss Sir Rosano Coral, no? So, pagdating sa sponsorship kasi, depende na po yan eh. Kailangan po ba every sponsor natin is padadaanin pa natin na alam mo namang iilan lang naman, no? Review. And besides si Boss Maddie naman is meron naman siyang mga trabaho o mga gawain na mga ginagawa din, no? So, nagkakaroon siya ng agam-agam yung mga viewers niya at mga nag-sponsor sa kanya na hindi agad-agad nabigyan ng sagot doon sa mga sa mga sponsor nila at hindi na-effect sa ang channel, ano? Dahil nga, na-busy sila nung mga panahon siguro na yon, no? Sa Rosano. So, hindi naman sa ibig sabihin na wala siyang tiwala ang tao. So, alamin na muna natin yung mga tamang angulo o punot-dulo, no? Para masabi natin wala siyang pinagkakatiwalaan. So, yun lang uli ang bibigay kong komento dito sa inyo, Sir Rosano Coral, no? God bless and keep safe din po sa inyo. At dito naman kay Josephine Recaport. Simple lang po, hindi po yung pag-flex, kundi po yung pag-acknowledge na natanggap na yung pera. Hindi sinisiraan kasi po may mga screenshot sa mga chat between Maddie and his sponsor. Iba po yung pag-flex sa pag-acknowledge na natanggap niya yung pera. Di po ako galit. Sa akin lang kung may mali man ang isang vlogger, dapat punahin. Kung may tama man ang ginawa, dapat purihin. Kasi di lang kayo ang vlogger, kundi nagsisimpi din kayong model sa mga viewer nyo. At saka dapat di tinatanggap yung pera kung humihingi ng promotion na ma-promote. Mali ka dyan, may karapatan na malaman at natanggap na yung pera na padala na napanood ko yung huling video ni Gapper tungkol kay Noriel. Sinabi niya dun kung paano mag... Yun, ito po, kay Miss Josephine Recaport. Tama po kayo, ma'am. 100% tama po kayo, ma'am. Napakagaling po. Salamat po at napakaganda po. Comment, ano po. Tama lang na kapag nag-sponsor ang isang tao, kahit hindi mo i-promote, basta ma-acknowledge mo lang o mabigyan mo lang ng response yung nag-sponsor sa'yo. No? Tama po yan. Para nalaman nila na na-receive mo nga yung pera, pero sakaling nagbigay ng sponsorship o tulong ang isang sponsor, no, at humihingi ng promotion dito, no, na ma-promote siya, is kung hindi mo kayang panindigan to o pangatawanan to na ma-promote siya, is huwag mo na lang tanggapin para hindi ka masumpatan o magawa ng anumang. Tama ka po, Ma'am Josephine Recaport. Salut po. Maraming salamat po sa magandang comment at sana ay mabasa rin ito ni Sir Maddie Katikpakan. So, yun, mga ka-review, isang magandang comment na galing kay Josephine Recaport, no? So, God bless po and keep safe po. Yun lang po ang aking masasabi at napakaganda po talaga ng inyong comment. Ma'am. Ito naman galing kay Regime Villaforte, no? For your information, hindi ako galit. Kahit kanino, galit lang ako sa taong manluloko. Ganun lang yun. At simple ang nagkataon na yung nauso yung scam sa lahat ng vloggers sa Kupana. Si Maddie Kickback lang ang may issue. So, nauso yung vlogger sa Kupana. Si Sir Maddie Kickback lang ang may issue. So, napatunayan nyo po ba talaga? So, nandun na nga, may screenshot. Katulad nung kay Rolly, nagibalik yung pera. Katulad doon sa ibang mga vloggers, hindi ko alam kasi hindi na natuktungan yun eh.
tumahimik na rin yung nag-upload ng video na yon, vlogger. So, ibig sabihin, dissolved na. Pagka hindi mo sinundan ng upload yung in-upload mo na video na siniraan mo ang isang tao at nagtuloy-tuloy ka na lang, ibig sabihin, natapos na po. So, bago mo masabihan ng isang tao na nakakit ba, na andun ka ba nung oras na yon na nangyari yon? Na yun nga, ginastos niya nga yung pera niya. Yung pera na galing sa sponsor sa hindi tamang paraan. So, yun dito ang masasabi ko lang, mag-routine bago natin usgahan is kilalanin muna natin na gusto yung tao. So, yun lang ang masasabi ko, mag-routine, Pilipuerte, God bless, and keep safe po. Dadao naman tayo dito, no, sa video, nung ako'y gumawa ng video upload kay Rolly Tabistakers, an apology. So, meron pong comment dito kay Sansom. Humingi ng paumanhin pero huli na, nalagas na ang sak. So, dito maganda ibig sabihin, nung humingi ng paumanhin si Rolly Tabistakers, nalagasan nga siya. No? Sad to say, sana bago sila nag-iwan is inunawa muna nila yung tawa. Inintindi muna nila. Kasi masyado tayo konting marinig lang natin. Medyo umaalma na tayo. Masyado tayong kapangusga. Mas maiging maging mapanuri muna tayo no, bago tayo umangusga. So, eto na naman kay Rosana Corral at tingin ko ay talaga namang malaki ang galit ito. No? Joke lang. Isa lang. Hindi. Naano ko na. Na-review ko na pala pa kanina. So, nag-dobe lang. So, dito tayo kay JB na Balls. So, naano ko na ulit. So, ito. Dito na tayo. Kay Rogue Godzilla. So, kanina, nabigyan ko siya ng nag-comment siya sa akin noong una. Di eto, pa-comment natin ulit. Tungit. Ba't nag-sponsor ka, talagang babanggitin ang name mo. At appreciation. Ba't sila kasi ata ang nagpusang loob na magbigay. Kaya dapat hindi namang hingi ng kapalit. So, tama po. Tama po. Pero sa sponsorship talaga, appreciation kailangan yan. Kailangan, kahit sa isang video mo or sa live, no, magpasalamat ka dahil tumulong yan para mabuo yung project mo. Tama po kayo, sir. Rogue Godzilla TV. Review, no? So, salamat sa magandang, ano, magandang comment, no? Sir, sila ka. Godzilla Station. Saba. Parang Saba ah. Ay, Sir Christian Saba, nagbigay sila ng sponsor para magpo-promote channel nila. Sponsor, nagbigay. Parang... So, ibig sabihin, yung sinasabi niyo po is, mag-i-sponsor po kayo is for promotion. Tama po ba? Siyempre, iba po yung sponsorship ng pagtulong. Iba rin po yung sponsorship ng pag-promote. Magkaiba po yun, sir. Sana naliwanagan tayo, no? Naisabi ko sino yung mga sponsorship na nagpa-promote at sponsorship na... Alam ko kasi lahat ng mga nag-sponsor na babanggit ni Boss Maddy doon sa kanyang mga live at saka sa kanyang mga video. So, meron lang yata ang siguro nalalaktawan or hindi naman nakuha yung pera, no? Kaya, mabalik. So, liwanagin ko po, hindi po ako nagpapalaka, sir, kasi... kay Boss Gabber pa lang po, nagdaga na ni Boss Gabber ang aking subscriber. So, hindi po ako nagpapalakas. Yun po, ito lang yung masasabi ko sa opinion ko dito sa comment ni Sir Christian, ano? Christian Saba. So, yun po, peace po, God bless, and peace. So, ito talaga si, no, si Rosano Corral. Tingin ko parang... Eh, parang may malaki talagang galit. Gago! Ano gano ba to, Boss Maddy? Abay, lahat yata ng chismis, alam ah. Pero mo ah, yung tinulungan niya na kunwari away, awang-away, si ano, yun pala ay may pagnanasak sa asawa ng may asawa. Iba talaga ang manyakin. Uy, iba na to. Below the belt na po ito, madam. Ay, sir. Baka pagdating ng oras, sir, pag natitiyang panibos mati ng subpoena, pwedeng-pwede ka rito makasuhan.
Kasi ano na to eh, private life na po ito, yung mga gentong comment po, hindi po dapat natin kinocomment. Kasi may mga time po na kung sakali itong si vlogger eh, magsampa o magreklamo sa iyo, eh tiyak na may paglalagyan ka, cyberbullying na po ito eh. No? Iba na po ito, personal life na po ito. So, yun lang po yung masasabi ko, sir. Ingat-ingat po kayo sa mga pagko-comment nyo. No? So, ito talaga, napaka-nakasipat talaga mga comment ito ni Sir Rosano Oran. Hindi na dapat kasi umabot ang issue dito kung hindi sumali ang mukhang addictus niyang kapatid. Sir, hindi po porket ganun ang itsura, eh, masasabi nyo na pong nag-addict. So, napakadali talaga nating humusga, no? Napakadali nyo talagang humusga ng itsura ng tao. Pero hindi nyo nalalaman kung ano yung nasa loob ng tao. Sumausaw kasi sa issue na hindi naman iniintindi kung ano ang ibig sabihin ng reaction videos. No? Kaso, marami na talaga ang basher ni Buddy. Doon nila nilalabas lahat. Marami ang... Sir, ilan lang, tatalaw, tatlo lang yung nakalala na kahit i-search ko, ang gando lang talaga yung nakikita kong numbers at saka nagbigay ng ano ng video kay Boss Mati. So, parang iba na yung galit ni Sir. At hindi ka ba yan? Gago! At peace lang po ha. God bless po. Keep safe. So, eto naman tayo ulit kay Rod Kendall Jaferte. Ay, ganon, hindi kami ang sumisira sa imahe ni Basalak. Katawa-tawa ka naman, kapatid. Siya mismo ang sumisira sa sarili niya. Huwag kang mabenta ng tao, kapatid. Solid supporters kami ni Idol Jabber. Salamat, lahat-lahat. Suportado namin, kasali ka na doon. Naintindihan mo kaya, huwag kang manisi. At, kanina si Boy Tupit. Ay, eto po, ma'am. Wala po akong sinisisi. Sa akin lang po is, kaya nga po video reaction, ma'am eh. And, napapasalamat din po ako at isa kayo sa sumuporta sa aking mga video at aking channel, no? Ma'am Rojim Villaperte. It's tatanawin ko po ng utang na loob po yun, ma'am. Sa inyong simpleng pag-subscribe at pagpanood ng aking video is, nagpapasalamat po ako, no? So, dito po kasi sumisira, I think ang nasabi ko doon is yung mga gumawa ng video po ay sir, pasala, itinawin ko lang po. Ha? Yung gumawa po ng video, hindi po tayo, no? Ma'am. Ngayon, bakit ka po nagkaroon ng gentong comment, no? Sumisira. Is sabi nga nila, kung hindi ka na bato, ay kung hindi ka tinamaan ng bato, hindi ka ride. Ba? E po, ang sa akin lang naman po doon is, bago mo husgahan yung isang tao, tapos maiging maging mapanuri ka, puntahan mo, pakisamahan mo. Diba? Isa lang naman yung nangyari kay RTD. Bakit? Humina kasi siya nung umuwi siya sa probinsya nila. Humina yung viewers niya, samantalang si Basumati, lumalang. Yun yung tinatawag natin, kanto na yung pinakita mo sa taas eh. Sinunggaban mo, sumungat akin pababa. Yun na yung nangyari. Yun po yung nangyayari nung fight. At nung napromote po ako ni Boss Jopper, salamat po at pinaunlakan nyo at yung pa akong sinubscribe. And hindi po ako nandibintang, no? Ng tao, kapatid. Ate, madam, hindi po ako nang bibintang. No? Sa akin lang po is video reaction is bumabase po doon sa video na aking sinasabi. At hindi po ako naninisi. No? Pangungupit. Hindi nyo nga po yan na ano eh, hindi nyo nga siya na tignan nyo po ah, kung nangungupit. Yung mga naglabas ng video ay Boss Chopper. Kung talagang may ginawa si Boss Chopper, ay Boss Chopper, mali. Kung may talagang may ginawa si Boss Mati, no? Mali po yung kanina, dinin namin. Kung
Kung may ginawa po talaga si Boss Mati na hindi maganda doon sa mga nag-upload ng mga video, eh simula lang naman po sila nag-upload ng video nung lumabas si Mati kapit pa kay si Mati. Si RPD, di ho ba? Sama-sama na sila. Pero bakit nung nawala si RPD, is parang naglaho na rin ang, naglaho na rin na parang bula yung mga reklamo nila, no? Di po ba, ma'am? Sana po tayo, di ho ba? Di ba? Yun yung sinasabi natin, madali tayong mangusga. Pero kapag nagkalabasa na, nawawala na. Di ho ba? So, yun lang po ang magiging ano natin dito, no? Masasabi sa inyo, ma'am. God bless and keep safe. At sana'y nasa inyo na po yan kung kayo'y mag-subscribe or hindi. Natanggap ko po yan na maluwag sa akin. Is, ito lang po ang aking opinion about dito. Kaya, sana'y hindi po sumama ang inyong review halos lahat as halos lahat is na sagot ko na yung mga komento ng ating mga mga komentaryo no, na sa ating video na ibang mga comment nila. So, isa sa mga nakapagpalinaw ng aking isip ay dito sa sinabi no, ni Ma'am Josephine Ricaport. No. Yun nga, need talagang ma-acknowledge lahat ng mga sponsorship. Pero kung sakasakaling magpapapromote at dahil lang sa promotion, pero dapat talaga hindi na tinatanggap nila. No? At ipinabalik na lang. Kasi kung hindi mo yan ma-promote, automatic po yan is magkakaroon niya ng video, lahat ng screenshot nyo, lahat ng message nyo, ilalabas sa video. So, yun lang yung magiging payo ano? Sa mga humahandle ng mga sponsorship promotion. Nakita niyo naman yung binanggit ni Boss Japper, no? Pinakita niya kung paano mag-handle na mga sponsor, no? So, sana ganun din yung gawin natin, no? Kahit pa paano, sinasagot ko na po yung mga comment niyo, no? Ang maluwag sa aking puso at walang halong galit, no? Mga ka-review at sa inyo pong mga nandyan dito na nabinasa ko ang comment, no? Sa comment section ko. So, sana ipatuloy pa rin po kayong nandyan. At, syempre, kung kayo'y bago sa aking channel, napadaan sa aking video, huwag kalimutang mag-hit ng subscribe and click notification bell. At please like and share my video. Pwede na rin po kayong mag-comment. And kung kayo, kung gusto nyo pong ma-flex, dyan sa flex box ang inyong mga, channel, just comment, shout out po, at automatic ilalagay po natin dyan. Tanging ang hiling ko lang po is please support me for my video, no? For my new video always, no? And God bless po sa inyong lahat and keep safe. Sana'y naliwanagan tayo pare-pareho at peace out.